Welcome to Upstream and this is Adobe Illustrator Tutorial. This time, papakita ko po sa inyo yung simple technique kung paano gumawa ng 3D effect dun sa ating mga text using Adobe Illustrator. Pero kung wala pa kayong Adobe Illustrator, Adobe Photoshop or InDesign, ilalagay ko sa description yung link para pwede kayo mag-subscribe ng any Adobe product. Okay, so balik po tayo dito sa ating tutorial. Yung ating text ay lalagyan natin ng effect ng 3D effect dito sa Illustrator. Madali lang po yan, sundan nyo lang po yung ating tutorial. Okay, punta tayo dito sa ating sample. Ito yung gagawin natin. Okay, punta tayo sa ating sample. So, meron natin tayong type. So, ang gagawin natin, i-encode lang natin. For example, ay word na retro. Okay, pagkatapos, gagawin po natin siyang outline. Gawin natin siyang parang graphics. So, punta tayo sa type, create outline. Ayun, so outline na siya. Next step, ang gagawin po natin ay duplicate muna natin siya. Kasi gagamitin natin yan siya mamaya. So, duplicate natin using the Alt. Press natin yung Alt sa ating keyboard. Then, click, drag para ma-duplicate natin siya. Okay, so dito tayo mag-edit. Okay, yung gagawin po natin, ilalight natin. Then, idadark natin using the Blend Tool. Okay, ang unang gagawin natin ay ilalight ko muna ito. For example, ay yan, light brown. Then yung doon sa behind niya, yung maliit, kasi maliit siya papunta sa palaki para maging 3D yung kanyang effect. So ang gagawin ko, gagawin ko dark So again, i-duplicate ko siya. So press natin yung Alt, drag ko siya sa taas. Okay? So ang gagawin ko ay dark brown. Iyan. Next step, ang gagawin natin ay liliitan natin siya Okay? I-press natin yung Shift at saka yung Alt. Okay, sabay Shift, Alt, then babatakin natin siya sa gitna. Para proportion yung pag-resize proportion yung kanyang resize. Iyan. Pagkatapos, ang gagawin po natin ay i-align natin silang dalawa So, align center. So, click, drag, hold natin yung mouse. So, pag na-select na natin yung dalawa, yung alignment option dito sa taas. So, ito. Yan. Horizontal alignment at saka yung vertical alignment. Yun. Next step, dapat yung maliit lagay natin sa likod right click, select mo natin right click, then arrange send to back. Ayun. And this time gagamit na tayo ng blend. Okay? So click, drag para ma-select natin yung dalawa na 'yan. Punta tayo dito sa ating blend option. Okay, object, blend, then make. Tapos isa pa object, blend, then blend options naman. Okay, click natin yung preview, tapos ay specified steps. Okay, steps So, steps from so pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking text. Okay, so ang gagawin natin, arrow up na lang ginagamit yun para makikita na. Basta i-check nyo lang yung preview para makita nyo yung difference. Okay, so click. Ayan, hanggang sa hindi natin mahalata, ito. Sige, dagdagan lang natin Ayan. Okay, hanggang sa ma-satisfy na tayo. Okay, then, kung okay na, di, click natin yung okay. Yan. May 3D effect na parang gumanda siya lalo, ma-highlight yung kanyang pagiging 3D. Lagyan natin siya ng text sa taas. Kaya natin dinuplicate kanina. Ito, So, for example, gagawin kong red. Then, lagay ko siya dun. O dun sa sample natin kanina, dark. So, gawin natin dark. Yun. Tapos, i-fit lang natin. Ayan, so ganun lang kasimple close up natin. Ayun, ganun lang kasimple yung 3D effect na ginawa natin dito sa Illustrator. So kung nagustuhan niyo po yung ating tutorial ngayon, paki-like and share na rin yung iba pa nating mga tutorials. Thank you for watching and please don't forget to subscribe sa ating channel Upstream. Marami pong salamat.